At ang nandito naman sa balikat ko ngayon ang Malayan Palm Civet Cat. Sa Pilipinas, ang tawag dito ay alamid. Meron 20 species ng civet cat sa buong mundo. Ito ay nakikita sa maraming lugar, pareho ng Africa, Madagascar at ilang bahagi ng Southeast Asia, kasama na ang Pilipinas. 20 species at isa sa pinaka-interesante ay ang Malayan Palm Civet Cat, pareho nitong kasama ko ngayon. Kinala din ang mga civet dahil ang kanilang tumi ay ginagawang kape at tinaguri ang world's most expensive coffee sa halagang $160 US, o halos 8,000 pesos per pound. Pero ang susunod na bibisitahin ni Gretchen sa Seoul, isang coffee shop at Haven, ng isa sa mga kamag-anak ng civet cats. Dito sa Daihakro, o mas kilala na ngayon bilang Daihangno area sa Seoul, may pupuntahan tayong isang animal cafe kung saan hindi mga aso at pusa ang bida, kundi mga raccoon. Ano? Let's rock and roll! Welcome to Raccoon Cafe. Oh! Ito pala yung raccoon. Stuffed toy. So, ang makikita natin dito, sinasabi, bawal magdala ng maliliit na gamit sa loob. Kasi yung mga raccoon pala, mahilig maghalongkat ng gamit. Kaya naman, para safe, dadaling ko lang. Cellphone, pang selfie. Para matutulog sila. Ay, ayun o. Raccoon ba to, fur? Meme na. Raccoon nga, hindi pala stuffed toy. So, eto, dito pala naglalaro yung mga raccoon natin. Nakaka-interact nila yung mga pumupunta dito sa Raccoon Cafe. Ang bawat guest ay pinapayagang makipaglaro sa mga raccoon ng 10 to 20 minutes lamang. Ito'y para maiwasan na rin ang pagka-stress at pagod ng mga raccoon. Aakalain nyo bang merong raccoon na nanirahan sa White House? Noong 1920s, ang 30th US President na si Calvin Coolidge ay nag-alaga ng raccoon at pinangalanan niya itong Rebecca. Naabutan namin ang mag-amang ito na nagmula pa sa Amerika. It's my first time to meet and see an actual raccoon in real life. Good job. Because they are really good the price for the familiar with the wildlife animals. So it's educational, it's very helpful. Selfie na lang tayo. 1, 2, 3. Success, man. Success.